Ay, ako yung wake up 5:30 to 6 o'clock para makaano, para makadire-diretso ako ng trabaho. Kasi ayoko na ta-traffic, so I wanna be on set early. Pero I have to get used to sleep. Ito na po, camaraderie. The group is very happy. The group is happy. Para absolutely iba, nag-re-rest lang, pero iba pa punta dito. Pag nakikita may nagmamadali doon na. Ayun, pag nakikita si Paolo, parang ang dating sa akin, parang sasapakin kita. Parang kontrabida ang dating, di ba? Kahit ako bigyate. Pero yun nga, nakakatuwa na super busy siya. Dahil tuwing Lunes, may taping siya ng isang show, gang show. Tapos umaga, nandun siya. Tapos mga 11 o'clock alas sa Port Itbulaga. Pagkatapos sa segue siya, babalik na naman doon sa gang show niya. Tapos, ano, may promo pa ng movie nila ni Joros, di ba? Yun, sobrang busy si Paolo. Pero yun nga, alam ko, napipi ko na siya. Kaya nasabi ko, parang astig, ang dating parang upakap. Kasi, sabay, di ba? Tapos kasi, ang sabi ni Paolo sa mga bashers, ang tatapang nyo kasi hindi ko kayo nakikiti. Kumarap kayo sa akin, sasapakin ko kayo. Sabi niya. Sabi? Diba? Oh, paano nga? Paano? Paano hindi si Paolo yung... Hindi, kasi... Parang hindi naman siya mukhang mananapak, minsan, parang ikaw yun. Hindi na sinabi niya sa isang interview niya. Kasi siyempre, na-hurt siya. Dahil patuloy silang binabas. Ako, actually, iniintindi ko siya. Trabaho yung dumating. At ang maganda pa kay Paolo, nag-text pala yung kila Big Soto. Nag-text siya, Pauline Luna. Diba? Medyo respeto. Sabi niya, yung mga close niya, nag-text siya. Like Joey De Leon, Big Soto. So, ibig sabihin, hindi siya close kay Tito Soto? Kasi si Sen daw, ano eh, madalas mag-interview, baka nahiya siya. Hindi, feeling ko kasi, si Tito Sen kasi mas sa politika, di ba? At saka mas seryoso yung kanyang karakter. So, mas nakabanding niya siguro si Joey. Parang ninong yata dahil kay, baka kay Lian.